Guys, uwi ka na, please. Teka, ikaw nagpapunta sa akin dito. May papaayos ka, di ba? You're hired. Wag! Pag yan, gumawa ng kapalpakan, kasama ka. Totoo ba na first impressions last? Kung 24-7 ko tatrabahuhin yung kayang-kaya ko yun. Baka naman iba trabahuhin mo. Ali? Talibas! Babantayan ko lahat ng kilos at hindi mo ako mapuputol. Kikmana? O opposites attract. This May, kalimutan ang bad vibes. Ma-in love sa teleseryeng Too Good sa Pagpapakilig. May crush kasi yung Nurse Ali pangalan. Yung mga Ali na yan, walang kasing cute. At Too Good sa drama. Pwede bang pagsabihan mo si Eloy, lumayo-layo siya kay Hugo Agkawili? Sarado na isip mo sa akin. Kung simple yung pangalan, gano'n sa akin masabing totoo. Paano pa sa totoong bagay? 2-in-1 kayo eh. Pag gumawa ka ng kalokohan, damay siya. Kung kayo kakagustuhan, go for it. Love to the fullest. Magbabalik na ang Asia's superstar Catherine Bernardo at supreme idol Danielle Padilla. Too Good to be True. Ali, kung hindi kita kilala, iisipin ko, naglilihi ka sa akin. Ha? Uy, may papasok na lamok. Ngayong May 13 na sa Netflix, May 14 sa iWan TFC, at May 16, 8:40 p.m. pagkatapos ng FPJ's Ang Probinsyano. Pamilya Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapamilya natin all over the world, I'm Jeremiah and welcome back to Kapamilya Chat. Kapamilya, we are now streaming live via toogoodtobetrue.abs-cbn.com/chat. At syempre, live na din po tayo mga kapamilya sa ating official Facebook and YouTube pages. Ito na nga kapamilya, bago tayo nagsimula, napanood na nga natin ang trailer ng bagong teleseryeng ating inaabangan na tinututukan. Walang iba kundi ang Too Good to be True. Kaya naman to join us this Wednesday evening, makakasama natin ang dalawa sa cast ng teleseryeng ito. Let's all welcome live here on Kapamilya Chat. We have here Yves Flores and Matt Evans. Hello guys! Hello! Good evening, hello, hello. Kapamilya. Sa lahat mo ng ating viewers, hello to sa inyo. Ayan. Sa malat ang nanonood ngayon. Ayan. Siyempre sa ating mga kapamilya nakatutok ngayon, guys, keep on watching lang. Pwedeng-pwede kayo magpadala ng mga Facebook stars, YouTube superstars, dahil siguradong good vibes ang ating episode for tonight's. Ito na nga, grabe, congratulations Matt and Yves, dahil in just a span of days pa lang ha, number one na agad-agad overall for TV show and movie sa Netflix PH ang Too Good to be True. How does it feel? Sobra saya, as in, grabe, so nabawi lahat yung pagod, alam mo yun, yung antinde sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga supporters ng Takil, sobrang salamat po sa inyo lahat. Grabe. Yves? Yes, syempre, andun pa rin yung anong pressure sa amin. Sobrang saya namin yung natuwa yung mga tao. So, todo supporte yung mga fans, lalo yung mga Katyan fans, lalo yung siya. Na, ang tagal nilang hinintay yung Katyan na soap ulit. So, ito na yun guys. Salamat. At maraming pa yung aapa. Ayun na nga, worth the wait talaga itong teleseryeng ito. Pero syempre, para sa mga kapamilya nating hindi pa nakakapanood, can you share us briefly lang kung tungkol saan ba ang Too Good to be True? Too Good to be True, tungkol ito sa, wait lang, andito yung, pero para hindi sila maligaw, bibigyan ko sila ng character description ni Ali. Si Ali ay isang nurse na nangangarap maging doktor, kaya gagawin niya ang lahat ng racket para makaipon at matupad ito. At syempre, si Eloy naman, kasama ng kanyang mga kaibigan, ay minsang conman, ginagawa niya ito para maningil sa mga taong nang aagrabyado. Pero may busilak na puso, isang mekaniko na may pangarap din maging abogado para tulungan ng tatay niyang si Fred na makalaya. At si Hugo naman ay isang mayamang businessman pero may iniindang sakit. At sa kwentong pagtatagpuin sila ng tatlo ng tadhana kung saan si Ali ang naka-witness sa heist na ginawa nila Eloy sa hotel nila Hugo upang habang itong si Eloy naman ay naghahanap ng kasagutan kung ano ang kinalaman ni Hugo sa pagkakulong ng kanyang tatay.
Hugo will hire Ali as a nurse at doon iikot ang kwento. Ayun na nga. Diyan na natatapos ang brief description dahil baka ma-spoil na nga po mga kapamilya ang teleserye. Pero grabe. Ngayon pa lang talagang gabi-gabi trending, tinututukan, inaabangan. Pag-usapan naman natin yung mga characters nyo. Let's start with Red. Ives, sino ba si Red dito sa tele? Yes, ako si Red, kapata ni Eloy. At ang tawag sa akin, ang wong director ng Puro Conce. Kasi nakatira kami sa Puro Conce. So ako yung gumagawa ng mga baking esensya, baking certificate. Ako yung nag-hack ng mga kung ano-ano sa computer para magamit namin sa guys. So, yun lang. Yun muna. Ayun muna for Red. Yes. Matt, ikaw? Ano naman dito si Ice or the tawag sa akin sa Puro Conce o ng aking mga kaibigan ay si Daddy Ice kasi ako yung pinakamatanda sa aming magkakaibigan. Ako rin yung una nagkapamilya. So, ang tawag nila sa akin yung voice of reason ng barkada. So, isa ako sa mga konsensya. At bilang isa ako sa matanda, ako rin yung pinaka-nervyoso. Ayun na nga. Ayan. Pero syempre working with the cast, ito yung mga barkada nyo. Let's start with Jillian Vicencio. Kumusta si Jillian sa set ng Too Good To Be True? Si Jillian ay naku, napakahusay, napaka ay ano yan, sobrang sponge ng taong yan. Alam mo yun, absorb, ang bilis umabsorb lahat. Alam mo yun, napaka napaka sarap kasama on the North Camp. For Ives, si Jillian. Si Jillian, ano eh, ang daling pagsamahan, nakikiride siya sa amin. Kasi, di ba sa group ko, tatlo kami lalaki. Ako, si Kuya Matt, si Daniel, tapos si Jillian. So, alam mo yun, kahit minsan binapartagulan namin siya, hindi siya nakikipan sa amin. Tsaka, na magaling siya makisama sa amin. Talaga nakikisabay sa bardagulan talaga. Oh, diba? Sobrang one of the boys yun. One of the boys talaga. Small but terrible. Totoo din naman talaga. Pero syempre, eto na nga, speaking of Daniel, working with Daniel Padilla dito, kumusta ang experience? Matt? Ako si Daniel, syempre naka-work ko siya nung bata-bata, mga 17, 18. So ngayon nakita ko yung maturity. Parang, siya pa rin yung dati, pero alam mo yung mas nag-mature na lang siya ngayon. At ang masasabi ko, hindi talaga siya nagbago. Kung ano yung pagkikisama niya noon sa akin, parang ganun pa rin hanggang ngayon. Alam mo, hindi siya nakakalimot. Pag nagkakwentuhan nga kami ng G2PDs, isipin mo, mga 7 to 8 years ago na yun, naaalala niya pa lahat ng mga ginagawa namin dati, mga kalokohan namin, mga kasiyahan namin. Kaya yun, si Daniel, napaka-anong tao, napaka-buting tao. Kaya kasi pag may problema, siya yung tipong, isang beses kasi nagka-problema ako, wala akong matawagan, tapos isang tao ko lang kay Daniel. Alam mo yun, lagi lang siya nandiyan. One call away, diba? Nangyari sa akin yun. Nung mga first taping pa lang namin. First cycle. Kasi wala akong matawagan eh. Tapos nakita ko online si Daniel. Isang tawag ko lang yung natulungan niya. Ayun naman talaga. Ang mahalaga. For Matt naman, si Daniel. Ako naman baligtad. Napapanood ko naman sila simula nung bata pa sila. Nung bata pa sila. Napapanood ko naman sila nung bata pa sila. Kasi ayaw ko na magpanggap doon. Hindi na ako pabata. Anyway, ayun nga. So, yung totoo naman yung sinasabi ni Ives, yung ang laki, sobrang laki ng maturity. Kasi ako naman, napanood ko naman talaga halos karamihan ng mga movies, teleseries na before talaga ng mga ginawa nila. Sobrang nakita mo ngayon na ang layo. Acting, lahat, galaw, body language, yung dalawa. Ang layo talaga, as in, kaya masasabi namin itong Too Good To Be True, talagang masasabik yung mga fans na, lalo na yung mga Katniel fans, sobrang may enjoy nila to dahil bagong-bago talaga. Ayan na nga. Pero syempre, with the other cast naman, kamusta sila katrabaho? Sila Miss Jelly, si Katrin, anything na pwede nyong i-booking or i-share sa ating mga kapag. Oo, wala ko masabi. Ang dami pwede ilang lang, pero walang dull moment sa set eh. kahit sa hotel namin, dami nangyayari pa. May kanya-kanyang eksena talaga. Oo. Si Tito Ron, si Tita Irma, Ate Jelly, si Kuya Chris, ang dami. Ives, para sa'yo, anything na pwede mong i-share or i-booking sa cast? Wala ka pwede i-booking.
Dami na rin yung pwede sabihin. Sige, sige. Para safe na lang, Ives and Matt, talaga, kalma na lang tayo. Wala nang ibubuking talaga. Pero eto na lang, dito na lang tayo. Siyempre, sa mga bawat teleserye ginagawa na papanood natin, may mga, kumbaga, kanya-kanyang learnings talaga. Dito ba sa Too Good To Be True, ano yung masasabi nyo na talagang natutunan nyo nung pinortray nyo yung role nyo at talagang nag-progress yung point? Ikaw, Tol, ako sa akin, ano, everything happens for a reason, siguro. Yun talaga yung nangyayari. Siguro, minsan may mga nasasabi tayo too good to be true na dumadaan sa buhay natin. Pero minsan may isip mo parang, uy, deserve ko pala yun. Or parang, uy, deserve ko ba yun? Parang ganun eh, di ba? So, slow down. Huwag tayo magmadali. Isipin natin talaga yung buhay. Logical talaga. So, yun. Ives? I'm learning sa... sa show? Siguro ano? Siguro yung para sa pamilya. Pero, hindi mo nalang kwento yung sa story. Pero kasi, yung si Eloy, di ba, mapagmahal na anak. Parang, kung magkakaproblema ka, parang wala ka ibang tatakbuhan kundi pamilya mo pa rin. Di ba? Kahit may problema kayo ng pamilya mo, di kayo close, di ka lumaki sa kanya. Pero dahil, alam mo, masang na yung dugo mo, wala kang ibang tatakbuhan talaga eh. Sa kanila ka uuwi. Diba? Sila at sila lang tuturo. So, pamilya talaga. Yeah. Ayun, saka isa pa, ano, pay it forward. Yun. Kasi yun yung madalas na ginagawa namin dito sa kami. Kami ng grupo namin nila, Eloy, si Red, si Tox. So, parang pag may tao na gumawa sa amin na mabuti, imbis na yung taong yun ang suklihan namin ng kabutihan, ginagawa namin. Sa iba naman namin ipinutulong. Sa mga mas nangangailangan naman. So, pay it forward. Alam mo yun, ganun din ginagawa namin. Si Eloy kasi dito, Robin Hood yun eh. Ayun. May ano kami, may kumbaga, meron kami mga, alam mo yun, may mga kalokohan kaming ginagawa, pero may mas lamang yung pagtulong, mas, alam mo yun. Nako, ayan ang dapat nilang abangan dito sa Too Good To Be True. Kaya naman, Eves, Matt, invite nyo na ang ating mga pamilya na patuloy natutukan ang Too Good To Be True. Kaya na, mga pamilya, sana po supportahan at abangan nyo. Too Good To Be True. 8:40 p.m. po yan pagkatapos ng Ang Probinsyano. At syempre, mapapanood nyo na rin sa Netflix para sa mga advanced episodes. At syempre po, tuloy-tuloy po ang Good Vibes in celebration of their 10th anniversary. Magbabalik na ang Asia Superstar Catherine Bernardo at Supreme Idol of this generation, Daniel Padilla, sa Too Good To Be True, a May Cruz Albert teleserye po. Ayan po mga pamilya, showing na po yan sa lahat ng platforms po ngayon. Mapapanood niya po. At gusto niyo po mag-advance, pwedeng-pwedeng po panoorin sa Netflix at sa I1TFC. Ayan. Again, mga kapamilya, supportahan po natin Too Good To Be True. Ayan, makitweet tayo, itag natin si Matt, si Ives kapag napanood natin ang episode talaga. Pero ito na nga, para sa ating Facebook Live viewers, naku, nagloloko ang ating audio. Ito na nga. Guys, lipat na po kayo sa ating official website or sa ating YouTube channel dahil may mga challenges tayong inihanda for Matt and Ives. Kaya naman, Facebook Live viewers, lipat na and we'll see you guys there. Bye! Thank you. Ito na, ito na. Dire-diretso na, wala na tayong commercial gap. This time around, ito na ang ating emoji challenge. So, magsasabi lang ako ng mga ilang sitwasyon dito. Tapos, kailangan nyo lang gawin ang facial expression, reaction na katulad ng mga emojis. Then, freeze for 2 seconds lang for each reaction. Alright, let's start with first, ito. Sabay ha, ano yung reaction nyo kapag ka sinisiraan kayo ng kaaway nyo? In 3, 2, 1. Ayan. Si Matt medyo napakunot at napataas ang kilay. Si Ives. Ay, may, ano to? Paano to, Ives? Yung mga medyo may parol eyes ba? Matt, explain kung ano yung emoji na yan talaga. Parang may pagtataka. Oo, bakit ako sinisiraan ito? Yun ang sinisiraan eh. Ives, paano kay Ives? Ay, medyo, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ano bang emoji yung nakagilid yung mata? Lain mo si nakagilid yung mata? Banlag yun, banlag. Nakagilid yung mata.
Yung medyo nakatingin sa gilid. Oo, oo, oo. Nakatingin sa gilid. Ano ba ibig sabihin nun? Yung medyo ano to? Wala lang. Oh, galit. Ayun, basta ganun yung emoji ni Yves kapag nalaman niya na sinisiraan siya ng kaaway. Wala lang. Basta pag nakita ng ganung emoji si Yves yun. Ano? Pag nakita sila ng ganung emoji, ikaw yun. Yves Flores, mga kapamilya. Susunod, ito. Reaction mo kapag binigyan ka ng surprise gift ng special someone mo. 3, 2, 1, go. Wow. Totoo naman. Surprise naman talaga. No kasi need kukunin ko yung regalo eh. Oo, kukunin kasi kaya talaga open hands talaga, di ba? Ayan. Yan. Susunod, reaction mo kapag ka nanalo ka sa loto. 3, 2, 1, go. Oh, si Matt, sobrang saya. Si Yves, hinimatay mga kapamilya. Hindi na pakinabangan eh. Oo. Natawa. Hindi kinaya talaga yung laki ng perang napanalunan. Susunod, ito. Reaction mo kapag ka may sumuka sa harapan mo. Nako. 3, 2, 1, go. Wala. Secret. Ako, reaction ko yun nung nagsuka ako. Ganon si Matt. Ganon ang reaction ko kasi, nasumo kasi ko yung Matt, ako rin yung nag-inip. Kaya hindi yun naman pala yun. Nagulat na lang siya. Nagulat na lang ako. Hindi nakapag-react mga kapamilya. Eto, susunod, reaction mo kapag sinabihan ka na pumunta ka sa opisina ni Ma'am Charo. 3, 2, 1, go. Hindi ko natatakot eh. Ayan. Bakit ganyan, Matt? Lalo mo na atraso eh. Ba't ako natakot? So confident na baka may bagong project? Confident ako. O syempre. Kay Yves, Matt. Paano yung kay Yves? Victory din, victory. Ayan na nga. Hindi, ano. Sanay na ako magpagalitan. And joke lang. Wala. Hindi naman ako matatakot pag pinatawag ako ni. May pinatawag ka ni Ma'am Charo. Tsaka parang hindi ko pa nakita nagalit si Ma'am Charo. Ayun totoo yan. Talaga. Diba? Totoo. Parang pag nakita mo si Ma'am Charo na galit, parang ikaw na yata pinakamalaking may kasalanan sa mundo. Totoo din talaga. No? Very kalma, prim and proper si Ma'am Charo talaga. Ito, last naman talaga. Reaction mo kapag ka nakita mong mataas, trending, ang ratings ng Too Good To Be True. 3, 2, 1, go! Napaparty na lang talaga. worth it ang effort ng paghihirap. Oo naman, siyempre. Siyempre, nagpag-oran na. Ang init kaya sa computer shop. Ang init kaya dun sa location namin. Worth it yung init, yung pawis. Di ba? Lahat. Kasi talagang... Nag-kit, lahat. Naranasan na namin. Lahat. Ulit yung baby oil. Ayun baby naman. Baby oil. Ayan, ito na. Itutuloy-tuloy na natin ang ating bookingan dito sa ating bookingan with Too Good To Be True cast. Ito na. Alam nyo na to. Ipapangalanan nyo lang kung sino sa tingin nyo ang sapul sa aking sasabi. First, sino sa cast ang mahilig manlibre o galante? Naku. Si Matt. Jillian. Kuya Matt, si Jillian. DJ. Ako? Ano nga ako? Kuya Matt. Manlibre si Kuya Matt. Yung kalahati ng TF niya napupunta lang sa amin kakalubo. Ay, wow. Ganon kagalante mga kapamilya. Yung TF ko kasi 2-5 lang. So yung 1-2, yung 1-2-50 talaga for 3 times. Pinagagrab lang na nandiyo. Hahaha. Ayan, susunod, sino sa set or sa cast yung mabilis matawa sa eksena, yung nakakakalas sa character agad? Meron ba? Sino? Usually halos lahat kami. Lahat? Kami. Organic pag natawa isa, dire-dire hawa-hawa. Domino na, diba? Alam mo yung tinginan lang, yung nagtitinginan lang kayo, tapos walang sinasabi, hindi mo mapigilan. Oo. Nagkatitigal na kami apat, parang yun ang mahirap pigilin talaga. Yung tawa mo, pinipigil mo, diba? Ubusin mo talaga muna bago mag-take. Eto, next. Sino naman yung madalas magkamali or nabubulol sa mga linya? Ako. Ako, bulol talaga ako. Oo, ako din. Nabubulol talaga. Normal lang yun. Normal. Lalo pag umaga. Ang hirap kasi diesel ako pag umaga. Morning person, diesel ako pag umaga. Ayan. Ako din. Kapag, yun yung pinakabulol ako eh. Kapag yung umagang-umaga. Like, pag 7 a.m. na call time, tapos roll agad. Sobrang asahan mo, nagbulol talaga ako. Tulog,
tulog pa yung diwa talaga. So, kailangan tulog namin maiinit sa mga. Susunod, sino naman yung maraming chika or yung makwento sa set talaga? Sino ba? Halos lahat naman may input eh. Kanya-kanyang input. Oo, kasi minsan pagkatas namin mag-take, kung sino madatnan mo, may bumabang ka. Alam mo yun? Ayun ang, typical na papasok ka na lang sa topic, tapos ayun, tuloy-tuloy lang kung sino yung gusto mo. Ano. May maiiwan, may aalis, may uupo, ganun. For Ives, sino? Lahat. Lahat makuwento. Kung sino yung makontriban na pag-uusapan. Oh. Ano. Sino ba? Kuya Smokey. Yan, Kuya Smokey. Kuya Yubes. Kuya Yubes, oo. Oh. Mm. Lahat. Lahat makuwento. Eto, susunod. Sino naman sa cast yung talagang na-starstruck ka nung una mong makita? Si Kuya Matt. Kung ako, magkasama tayo nung next last project natin. Kasi bata pa lang ako, pinapanood ko na siya sa Pedro Penduko. Eh. Ayun naman talaga. Totoo na. Hindi, ako, na-starstruck ako. Alam mo kung kanino to. Kanino? Ay, Tito Ron. Tito Ron na Aldo. Grabe. Tito Ron. Oo. Kasi alam nyo dati nung nasa PBB ako, pag tinatanong ako noon, sinong ano, sinong gusto mo maging tatay o makasama na artista, ganyan. Lagi ko sinasabi Tito Ronaldo Valdez. Kasi nung bata ako, lagi ko siya napapanood. Galing talaga. Sobrang veteran. Plus, ano pa, airpads pa ng Kuya Jano. Diba? Totoo naman. Tito Ron na starstruck. Tito Ito Ron. Naman, susunod, sino naman sa tingin nyo sa cast yung sawi pagdating sa pag-ibig? Sawi sa pag-ibig? Nako, meron. Pero nakamove on na. Nakamove on na. Meron, pero nakamove on na. Happy na ngayon, happy na ngayon. Oo, ang saya-saya. Sobrang saya-saya niya ngayon. Ang saya-saya niya ngayon. Ayun na nga. Nako, tingnan natin ito sa susunod na tanong. Sino sa tingin nyo naman? May nagsasabi, may nagsasabi, ano? Ano yung isplok na yan? Dahil nakamove on na siya. Kung hindi pa, baka pwede pa eh. O, kung may nakamove on na, sino naman sa cast yung hirap makamove on? Meron ba? Sino ba? Ah, hindi. Si Jillian hirap mag-move on. Oo. Pero sa eksena. Sa eksena. Kasi may time yan. Ano, nakatawa, di ba, Tol? Naalala mo. Meron siya eksena na kailangan niyang umiyak. Eh, may hirap naman din talaga kasi umiyak, di ba? Eh, plus pagod na din siya nung time na yun. Tapos marami din na may eksena ng tanghali. Tapos sobrang init. Eh, nung gabi, kailangan niya ng umiyak. So, tinutulungan namin lahat. Alam mo yun. Tapos nung napaiyak na siya ni Direk pa ako, ang problema niya, tumigil umiyak naman. Hindi naman siya makatigil umiyak. Diretso na yung iyak naman niya. Hindi siya makamove on doon sa eksena. Yun, hanggang sa, doon na kami sa tent, kinakalma pa rin namin siya. Uy, tapos na yun. Yun, tuloy-tuloy. So, siya yung hindi makamove on. Jillian Vicencio, di makamove on sa eksena. Si Ives, yeah. May ibang sagot ka ba, Ives, for that? Ano, makamove on sa relasyon? Oo, pwedeng sa relasyon, sa eksena. Ako, matagal ako mag-move on eh, sa totoo lang kahit yung bata ako. Yung pagitan ng mga nagiging jowa, mga nagiging girlfriend, minsan 2 years, 3 years. So, aminado mga kapamilya, Ives Flores, hirap mag-move on. Ayan. Ay, opo. Hopeless romantic kasi yan si Ives. Ayun ang booking talaga, no? Bookingan pala. Dati yun, bata pa ako noon. Ngayon, diba na, syempre. Dati yun, nung wala pang kulay yung buhok niya. Oh, nung wala pang kulay. Bago siya mag-blend, mga kapamilya talaga. Pero yan na nga, dyan na natatapos ang ating bookingan. Pero this time around, ito na ang ating dirty riddle. So may mga ipapabasa lang kaming mga English riddle. Tapos kailangan nyo lang hulaan kung ano nga ba ang sagot. Pero hindi na kailangan ni Tagalog. Oo, hindi naman. Pero ito, let's start with first. First riddle. Saan makikita? Saan makikita? Dante. Ayun. Ay, saan? You play with me at night before going to sleep. You can't get caught fiddling with me at work.
Yoni let a select few people touch me. What am nasaan, nasaan? Ayun, ito, nasaan na. Play with ito, me basahin at... natin. You play with me at night before going to sleep. You can't get caught fiddling with me at work. You can, you only let a select few people touch me. What am I? Dog? Ayun. Cellphone? Cellphone? Wait. Dog is wrong. Eh. Cellphone, ang tamang sagot ay... Tamang sagot. Correct. Ayan. Cell phone is correct daw. Oo, kayo talaga ba kung ano-ano sinasagot nyo? Birdie. Ayan, 1-0 po mga kapamilya. 1 point for Matt. Susunod, ito. Hindi ko pa nabasa yun, ha? Next. Ito, babasahin natin. I start with a V and every woman has one. She can even use me to get what she wants. What am I? Uy, a Valentine? Tama ba? She can't even use him to get work. Boyfriend? Boyfriend na pala. Ano yan, V? I start with a V. That's wrong. A Valentine? Tama ba? Ano? Valentine is wrong? Ives, any guess? Nag-iisip ako ng V na makeup na... Hindi, wala. I start with the V and every vase. Woman. Vase? No, vase is wrong. Start with the V, everyone. Ang dami kong guess. Boyfriend. Baka yun yung tama, boyfriend. Yun talaga yung tumatak na yung boyfriend. Naku, walang, mukhang walang nakakuha ng tamang sagot. Ang tamang sagot ay... Reveal ang ating sagot. Boys. Boys. Ayun. Boses naman pala talaga. Bigay kasi kami. Oh, ayan. Lalim boys. Kasi. Hindi pala boyfriend talaga yung sagot. Oh, boyfriend. Ito, next question. You stick your poles inside me. You tie me down to get me up. I get wet before you do. What am I? Ano, robe? Tawel? No, mali, mali. Shower curtain? Hindi. Pwede, no? Pero hindi ayon ang ating sagot. Pero tama nga din naman yung shower curtain. Pwede alam ko na, umbrella. Umbrella is wrong. Ano? What? Down to get me up? Hmm. Ano? Ito, sige. Starts with letter letter T. Letter T. T. You stick your position. Owl? Tent. Tent is correct. Tent. Ah, ano? Tie me down to get me up. 2-0 mga kapamilya. Pero tama nga yung shower curtain. No? Naku, next time i-consider natin yung sagot na yan. Susunod na tanong. Last two questions. Dapat Tagalog para madali. Oh, ang hirap pagka English naman dito. Mahirap pa Tagalog eh. Ito, susunod. Putoy ang pitong puting putong patong patong. Ito, susunod. What four-letter word begins with F and ends with K. And if you can't get it, you can always just use your hands. Fork? Fork. Oh. Ang tamang sagot ay... Fork. Ayun! Galing. Fork. 4-1. Oh, diba nga. Ayun na nga. Ito, last question natin to. Good for 5 points na ito, mga kapamilya. Last question ay... All men, have one, but it's longer on some than others, and the man gives to his wife once they're married. Hmm. Patience? Recibo. Recibo. And then,
Please, why was there married? Saan ba na? Three? Ano kaya ito? Wait lang. Parang alam ko yun ah. Ito ulit. All men have all one. All men have one, but it's longer on some. Hindi ako sure, pero pangalan? Anong pangalan start? Is wrong? Ah, apelido. Surname. Tama, surname. Ayun! Okay, panalo ko. Kaya ba? Apelido is correct. Sabi ko kasi pangalan eh. Naisip tuloy ni Ives yung apelido talaga, di ba? Pero totoo, di ba kasi yung iba nga naman mas mahaba yung apelido nila. Pasok apelido. So ayan, ang winner for the game ay si Ives, 6 points and 2 points for Matt Evans, mga kapamilya. Ayan na nga. Again, Matt, Ives, thank you so much for joining us dito sa Kapamilya Chat. Once again, please invite our kapamilya to continue supporting Too Good To Be True. Go ahead. Ikaw muna, tol. Ako na. Ikaw na. Oh, sige. Hello, guys. Ayun po ulit. Sasabihin ko lang po ulit at iimbitahan ko lang po ulit kayo, mga kapamilya, to please watch Too Good To Be True. Nasa Kapamilya Primetime Bida na po yan. At on all platforms po. At sa mga gusto pa pong manood, mag-advance ng mga episodes po, nasa Netflix na po yan. At nawa po yung ma-enjoy niyo po. Thank you, guys. Ives? Yes po, at sana patuloy niyo pong supportahan ang Too Good To Be True. Directed by Direk May Cruz at si Direk Paco Santa Maria. At syempre marami pa po kaming makakasama dyan. Sana supportan niyo po. Ayun na nga. Again, muling mga kapamilya, Too Good To Be True, patuloy po natin itong tutukan, subaybayan. At syempre, again, Ives, Matt, thank you. At sa lahat ng mga kapamilya natin na tumutok mula simula until this moment, maraming salamat. Mga kapamilya, good news po dahil available na nga po ang Kapamilya Chat on Spotify, Apple Podcasts at sa iba't iba pang podcast streaming platforms. Fresh episodes every Wednesdays at 6 p.m. Kapamilya, pray always, love one another, and if we can help and share, do it. Lagi po nating tatandaan, mga kapamilya, na mas okay pag nakamask. Once again, I'm Jeremiah with Ives Flores and Matt Evans. See you guys next week, only here on Kapamilya Chat. Bye everyone, and stay safe. Goodbye. Thank you. Kapamilya Chat.